Mami, sugar o cho? Magpapagupit na si Doc Milan. Ngayon ni Sonal Masi itong mga peanuts. Sing siya, Sonal Masi. I can read the one. Okay. Pati gando na tayo le. Gando na tayo. Tukki tayo. Barabo. So ayan guys, currently nililinis ni Sonal Masi yung mga peanuts natin. And binilinin ni mother-in-law or binigay yata sa kanya kahapon na umalis siya. So, ngayon nililinis natin siya para pakuluan. Aho karuano, Sonal Masi? Bafano, kesekwano? Bapari. Bafano. So, iboboil daw natin yan. So, bago natin iboil, lilinisin muna natin yung dumi-dumi na yan. Eh. Kaya, ginaganyan ni Sonal Masi. Akrabos yan eh. Isa mo doon buwan siya. So, sobrang itim daw kasi guys. Tukki kayo dyan. Sobrang itim daw kasi guys, so para malinis siya is binababad niya sa tubig pagkatapos ginaganyan-ganyan niya. Ito yung itsura ng mga drip line guys. So nakapaikot silang ganyan, tapos lalagay pa rin nila yan sa farm. Ganyan siya. Mami, sugar o cho? Covered coat, ano? So ayan guys, bumili kami ng mga lalagyan ng damit. And tignan nyo, inayos ni Mami yung mga lalagyan ng damit namin. And sa taas din guys, binigyan din ako ni Mami ng ganyan and inayos ko din yung sa taas. So busy siya sa pag-aayos dito sa baba and ako naman yung nag-aayos yung sa taas. And right over here, Milan, sugar o cho? I'm going already. We are waiting. She is waiting for me kasi meron kami mga bank works ngayon and magpapagupit siya ng buhok. Kaya samahan nyo kami. Chalo. Ayan guys, ready to go na tayo and gagamitin lang natin yung bike nyo yun. Kasi napaka-busy nung market. So parang hindi na kami mahirap mag-park. Ito namin yung mga bank works namin guys. Pagkatapos magpapagupit si Doc. Tapos na kami sa mga bank works namin guys. So ngayon is magpapagupit na si Doc Milan. Papagupit si Doc Milan dito guys. So ang tagal-tagal na talaga naming nagpapagupit. Gusto niya sana magpagupit, ang tagal na. Kaya lang, hindi wala yung barbero niya. So naghahanap siya ngayon dito ng barbero na gusto niya. Kasi po sa loob. Very handsome for 120 rupees. But I like the Filipino haircut more. Obviously. You cannot get that Filipino haircut here. Ayan guys, napakaganda na. Maliwalas nang tignan si Doc Milan. Probably I might go to Philippines very soon. For haircut? Yes. Gapo, very handsome. Hi guys, so lalarga na naman po kami ni Doc Milan and papunta kami para paggawa yung eyeglasses niya. Kasi sobrang luwang na yung eyeglasses niya and Milan, how many years your eyeglasses is already? Already 2 years. 3 years? Yes. So, nakadalawang beses na ako magpalit? Oh. Two years. Oh. Same, I made this when I arrived. Our marriage, yes. Mm-mm. Our marriage. So, I changed my eyeglasses for two times now. And this is the first time that Doc Milan will be changing his. So, pupunta tayo sa bilihan ng eyeglasses. And tignan natin kung ano yung style na mapili niya. Milan, what do you think? You'll be choosing the same one or same. Different one? No, different. Same to same. Why? I'm on
already used to that circle, yeah, used thing? To this circle, yes. I cannot change it anymore. It's been like 5-6 years I've been using same to same brake. And it looks good on you actually. Yes. Even your hair looks good now. Yeah, right? But but Doc Milan has been going to hospital and when I'm getter. Taking when I'm taking stitches, it's like falling down. And then I have to do this like this. No, oh, look, na, it's very loose already, that's why. Yeah. So even though it's 5:30 na guys, pero sikat na sikat pa rin yung araw. Oh. So pupunta na kami dun sa bilihan ng eyeglasses and we'll update you. Yung pupuntahan namin yung tindahan ng sunglasses guys, is yung dati na pinupuntahan namin and yung suki na namin pagdating sa mga salamin. So nandito sa third floor ng building na to. Puntahan natin. Libre kasi yung service nila dito kapag magpapa-adjust ka, kapag magpaka-ayos ka. So dito tayo bibili. Very handsome. But the problem is something smelly in here. It's you. No. So ayun guys, napakadami nila mga sunglasses and eyeglasses. So ito yung mga pinagpipilian natin. This one. Try this one. Ugly. It's round. Let me see again. He looks good on you though. What takes your girl one? This one seems like mine. Square. Let me see again. It's white on the side. Okay. Good also. Let me see. Huh, good. Namin papipilihan. Among everything, this one is the best. No, yeah. Best for you. Not the best, ugliest. We'll show them the other, the one you have. And this one is the other one. Little bit same like ilan. Good also. Both are good. Where's the last one you have? This is the old one. Right. You all, you'll not probably see the difference that much. Because it's same to same. Same to same. Dual coat, blue green sake. What is this? Dual coat. But dual coat mas scratches vadhar aave na. Single tooth pa. Amo ko chha. Pakita na sa atin kung ano pili na tayo kung ano ba yung gusto natin. Guys, tapos na kami makapili ng eyeglasses ni Doc Milan. So ngayon is bibili na tayo ng pagkain. So gusto daw ni mother-in-law ng Docra and gusto daw ni father-in-law ng Dabili. So bibili tayo dun sa may ano Raj Pipla food court, food park. So bibili tayo doon and titingnan natin kung ano yung mabibili namin ni Doc Milan. You'll buy cutter? Cutter? What is this? Cutter means what? Cutter means fertilizers. Right? Yes. You'll be buying some fertilizers for the banana or papaya? Papaya and banana. Both. Papaya and both. Papaya and banana. So, naglalakad nga kami ngayon ni mother-in-law. So, alas 5 pa lang is nagluto na ako ng makakain namin. Para kahit 7 o'clock na kaming dumating dito sa bahay, eh, set na yung pagkain namin. And hindi na ako mahihirapan. Ayun, ito yung niluto natin guys, khichdi. And right over here is yung pagkain natin, which is, ayan, ringer raveda. So meron yung potato and merong ano, ringer or talong sa loob. Ayan guys. Guys, back to business naman tayo. Kasama na naman natin si Mommy Shalwa Jawu Shapra. So nahinto kami ng 2-3 araw yata sa paglalakad kasi nga maraming kaganapan and Mommy went to Warod, Danpur Giyata met Leban. Sa Leban. Kasi guys, hindi ako makapaglakad nang walang kasama dito. Pukaj? Tuwikli-kli jainan. Sabi ni Mommy, hindi daw ako makapaglakad nang mag-isa kasi nga bawal. May bata kasi palaging nagsasabi sa akin dito ng mama. So every time na naglalakad kami is nakikita niya ako. So ayun nga guys, hindi kasi ako pinapayagan na maglakad dito na mag-isa.
And dapat may kasama ako palagi. Kasi alam niyo naman, nasa village tayo. And hindi pwede yung mag-isa lang na nagpupunta sa iba't ibang lugar. So ayun, naglalakad lang kami ng siguro mga 1 hour lang. And then, uwi na rin. Since nakapagluto na rin kami ng pagkain, so wala nang problema. So ayun, balitaan ko kayo mamaya.